good day. Ngayon mag-unbox tayo nitong in-order ko mula sa Shopee. Ano ito guys? Solar electric fan na may free na 2-bulb LED bulb. Tingnan natin kung maganda ba siya, kung okay siya sa loob, i-check natin kung gumagana ba siya. In-order ko ito noong September 22 guys. Ang bilis niya dumating, 22. So ngayon is ano, Friday. Ano ba ngayon? Friday. Ay, September 24. So ang bilis nila mag-deliver sa Shopee guys. 22, 23, 24. 2 days lang siya. Parang 2 days to 3 days lang siya. Wala pang 1 week, dumating na siya. Ang bilis. So tingnan natin kung may sira ba sa loob, kung gumagana ba siya. Ngayon walang araw kaya hindi natin ma-charge yung kanyang solar panel. So let's see. Maraming akong nakita mga ano post sa Facebook regarding dito sa electric fan na ito, solar stand fan na may kasamang LED bulb nga, at saka pwede ka dito mag-charge ng iyong cellphone pag low bat siya, pag brown out. So napag-decidean ko dapat ang bibilhin ko isang lighting lang, yung indoor at saka outdoor na lighting na solar siya. Kaso nagbago yung isip ko nung makita ko to, kasi sabi ko ganun, yung gamit naman namin is electric fan talaga. So ito na lang yung pinili ko kesa dun sa outdoor na pang emergency light, saka para maless din yung bayar namin sa Anteco, kasi ang laki-laki ng binabayaran namin na bill. Wala naman kaming gamit, TV lang, bihira pa kami mag-open, at saka yung electric fan, at saka yung pag nagpatulo kaming tubig, kasi dimotor yung tubig namin, yun kailangan gagamit kami ng kuryente. Pero once a day lang naman, tuwing morning lang, minsan ano, wala pa, kasi kung minsan madalas mag-run out sa amin dito ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, eh pag mga ganung oras na, mahina na yung pasok ng power, kaya nahirapan kami. Samahan nyo ako, bubuksan natin kung okay ba siya. Ang bagal ko magano. Paano ba to? Saan ba kaya ang taas nito? Ito no? Hindi na ako marunong magbukas. Sisirain ko na lang. Ganyan. Imbis na makagamit yun. Sirain ko na lang. Narinig pa yung boses mo. Magagamit pa rin naman yan. Itong putok-putok, magagamit yun. Kung tinulungan mo ko dito. So ito siya guys, oh. Yan yung brand na binili ko. Yan, Giddy Light. And tingnan natin kung okay ba sa loob, hindi ba basag yung solar panel niya at saka yung mga bulb, no? Lahan lang. Pagbubukas. So, paano ba natin ipitesting ito? Ano? Ha? Dami na yung wire. Kunting naman kasi. Plastic lang. Wow. Guys, tingnan na. Ay, ito yung bulb niya, hindi pa nila binalo ko siya. Ito yung bulb niya guys, na to na ano, free siya, LED bulb din ito. LED light siya. Tingnan natin mamaya kung gumagana ba siya. Yan ka muna, so tabi natin muna yan. So, ito yung plastic lang. Oy! Ganyan. Ganyan pala siya, oh. Ito na magkabit. Ipan niya yung ulo niya.
Ayan na, wag na. Mamaya na. Check natin kung may ano ba siya, may basag, may ano. Para ma-make sure natin na okay siya. Oh, ito yung head niya. Ano pala ito naka ikaw na mag-assemble hala. Wala, nag-ilaw siya na on ko. Napindot ko yung power ito muna. Ito yung kanyang yung solar panel. So ito ang kanyang ano guys, LC niya at saka yung cover. Ito yung kanyang cord. Yan, tabi muna natin. So ito naman yung kanyang stand. So napindot ko siya kaya nag-on. So may ano siya pala, may factory power siya. Meron siyang kundo na power. Pwede natin i-try pala kasi meron siyang kundo. Ayan. So mamaya ipa-assemble natin sa asawa ko. And then ito naman yung solar panel. Ayan. Ayan, i-charge lang natin ito sa araw, sa pag may araw. Then, dito tayo kukuha ng ating power supply. So, mamaya itry din natin kung paano ba to. So, yan lang ang laman ng ating box. Wala na guys. Wala. Manual? Wala. Wala siyang manual na kasama guys. Tayo na lang mag-search kung paano. So, halika na eh. Ano muna? Pa-assemble ko na sa asawa ko guys. So, yan guys. Ina-assemble na ni Mr. Hindi namin alam kung paano ikabit pero mapag-aralan niya yan. Negative, positive. Kasi mekaniko na mekaniko itong sawa ko eh. Magaling kasi ito. So ayan. Ilapag mo kasi nandiyan na lang sa ano. Tama na. Sakto mo. Ano mo. May lock yan, oh. Hindi. Pinag-aaralan namin kung paano ikabit, guys. Ayan siya, oh. Ayan. GD Light. Yung brand niya, GD Light. So, ay, sorry. So, ito siya. Para mag-close up na pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Silent Oscillation Safety Metal Grill USB Mobile Charger AC-DC Dual Power at Super Bright Night Light Function. So, may kasama itong ilaw, guys. Ayan. May kasama siyang ilaw. Saksakan ng bulb. Ito sa, ano, sa... Ito sa ano niya USB. At saka pwede mag-charge dito yung mobile. Unit battery. Ito nakabit na guys ni Mr. Ko. Medyo mahirap ito. Kailangan lang pala ng talagang iba yung lakas para idiin mo lang siya para mag-lock siya sa loob. So okay na. O itabingi daw konti sabi ng asawa ko. So ayan. So ngayon ikakabit na niya yung TikTok. Kanyang cover. Baka natin. Oh, check yung battery daw. Pinapanood ko guys yung paano magkabit kasi hindi, wala itong kasamang manual. Walang kasamang manual so kaya wala tayong susundan kung paano i-assemble. Ay, meron naman pala. Ito, oh, kala ko lang sa ito. Bulag ako. Sorry naman. Ito pala, paano ikabit yung instruction niya.
Ayan. Ayan, hinahanap namin yung manual niya. Ayan pala. So, ayan, nakabit na yung asawa ko yung LC niya. Ito naman sa harap mo dito. So, tinry ng asawa ko yan, guys. Oh. Ayan, nakita niyo yun. May factory charge siya. Yung nag-oscillate. Iko. Ayan nga. Oscillating nga. Ayan, turn. Ayan, yan. O-turn. Oo, oh, yung pala yun. Diyos ko naman. Oscillation ang hinanap po. O, oscillating. Two. Teka muna kasi. One. Oh my God. Ayan. Ang lakas ng hangin niya, guys. Ang lakas ng hangin niya. So, ito yung gamit namin kasi malaki. Mahina pa yan ang ikot niyan. Number 3 na mahina pa rin. Pero ito, ang lakas ng solar. Oh. Okay. Next. Kabit na yung... Try natin yung ano niya. LED bulb niya. Kung gumagana ba. Yan pala. Yun, guys. Oh. Ito, oh. Yung sa ilaw, dito siya. Ano yan. Yung isang, ito. Yung LED bulb niya. Wala naman na. Yan lang. So, yan. Yung isa, itry mo rin. Itong isa, kung gumagana ba siya. Dito naman sa isang, ano. Isang outlet. Siyempre, naka-charge na yan. Paano naman, oo? Hindi mo naman sinaksak na AK. Yeah. It's working, guys. Ayan, oh. Nasaan na ngayon? Wala na. Ayan. Yan lang. Yun na yung output na yan. Ito yung kanyang solar panel. Ayan. Dito naman siya, oh. May saksak na dito sa kabila. So, yun. Ipainit mo muna ito. Dito naman ang USB. Diyan, oh. Ayan. Tapos, pag nag-charge, ayan. USB port. Ayan, ito siya. Ayan, sa USB port. Ayan. Cellphone. Then, try natin yung cellphone. Cellphone niya kung nag-charge. I-off mo. I-ano, back mo muna. Ayan. Ayan, guys. See? Ayan, guys. Charging. Guys, ilahatin nga natin, guys. Madaling maubos yan pag nilahat mo. So, okay lahat siya, guys. Gumagana ang lahat. Thank you, Shopee. Sa mabilisang pag, pag-deliver ng aming order, may magagamit na kami mamayang gabi. So, hindi na namin gagamitin ito. Itong mabagal. Yan. Eureka. Yan ang aming ginagamit na electric fan sa gabi. Mag-go solar na kami. So, yan siya. Medyo may tama yung aming, ano, yung cover niya, guys. Yung, oh, yun na, yupi-yupi siya. So, pwede namang ayusin. Na, ano lang, nadaganan siguro ito. Sa pag... Ayan, ano yung plies. Kwan niya, ah. Ayan, na yupi-yupi lang siya. Na-deform. Mm. Ng konti. Pero, pwede naman nang ayusin. Basta wala lang bali, walang ano. Okay lang. Ayan, maayos naman ito. Yan lang naman ang ano niya na ipintas ko sa ano nila, sa packaging. So sa sobrang excited ng asawa ko, hindi pa niya natapos i-fix yung front cover at saka ito, yung lock niya. Ayan, pinag-try na niya yung mga ano. Hindi ano pala siya, guys, yung tornilyo. So maganda kasi ano siya. Tsaka malambot siya, oh. Ano siya, hindi siya yung madaling brittle. Hindi siya madaling maputol.
Yan. Walang kahit ito kasi. Meron ang akin ah. Tawakan ko. Itama mo nga. Itama mo dito sa may ano. Kailangan lang, pahirapan lang medyo magabit. Ah. Okay na. Siguro una ikabit mo ito muna dito. I-fix mo muna yan dito. Sa dito siya. Tama ba yan? Diyan mo muna una ikabit. Ayan. Sige, ayusin mo. Tahawakan mo. Doon una sa iba, laki, sa taas. Baligtad. Inuna mo sa ilalim eh. Dito sa taas una. So, ayun. Nakabit rin sa wakas. Pahirapan lang ito pag naglinis. Ano? Itanggal-tanggal lang tornilyo. Hindi tumama doon. Yun o, hindi tumatama. Wala siya sa linya. Tama siya. Okay na ba yan? Parang wala sa linya. Gitna na nga. Sa gitna, mulat nila. Ano ba, mag-fit? Fit na nga dyan o, sa gitna o. Malangan naman o, sa gilid. Sige na. Okay na. So, maano siya guys, malakas yung kanyang hangin. Ano ba tong lid na yan? Yan. Sa LED light. Yun o. No? 1 and 2 ang 2 niya. Malakas na. Ang ganda. Masarap na lang tulog namin ng asawa ko nito. Pero kasi mataas yung aming bed. So, kailangan natin ipatong to sa bangko pag ano, gagamitin natin. Di tulad nito kasi na-extend yung ano niya. Yung kanyang handle. Yung kanyang stand ba? Pinaka-stand niya. Adjustable kasi yan, oh. Pwede mo yan ilubog. Pwede, ano, ganyan ka siya kataas. So, yan. Pero may nabibili rin yung ganito, gaya nito. Meron siyang nabibiling solar din siya. Pero next time, yun ang ating bibilin. Or, yung, ano, yung wall fan. Pwede rin. Ito lang muna. Ah, yun pala. Kanyang ilaw, eh. LED light niya. Built-in light, guys. Ayan. So, walang problema kung mag-brown out man sa atin. Basta may araw lang ma-charge natin yung kanyang solar panel. Oh, distingan natin ngayon dito sa clock. Saan? Sige. Diyan, yan. Try mo. Paglobat. Oo. Ang charging. Oh, yan. Paglobat naman ito, pwede mo rin AC-DC kasi ito, guys. Pwede mong i-ano, kabit ano nga ang kulay kaya nito pag napul? Green. Green sigurado yan. Yan o. Babasahin natin mamaya itong manual niya. Sige, sige. Charge mo muna ang grud dyan. Tapos yung pinaka-solar panel din niya, i-charge mo kasi may init na ngayon. Wala na. Ayan o. May init na ngayon. Hindi masarap. Hindi makuha yan. Anong hindi? Basta i-charge mo lang doon. Goodbye Anteco Bills. Meron pa rin kami kasi kailangan namin nung sa tubig at saka yung TV. So yun lang ang ating unboxing guys. Yung price nito is original price niya is 1,249. And then meron nakakuha ako ng 5 peso gift
vouchers mula sa Shopee. So, niless nila yun automatic. Nung in-apply ko siya, may less na 5 pesos. So, naging 1,244 plus yung shipping fee niya na 381. So, ang binayaran ko lahat-lahat is 1,625. COD yun, cash on delivery. So, yan. Kinuha ng mister ko lang sa highway kasi tamad yata pumunta dito sa baba lang namin. Pero pumupunta naman daw siya kasi nakamotor lang din naman yung nag-deliver, yung GNT. So, very thankful ako guys kasi itong solar electric fan na ito, galing sa sponsor ko, sponsor naming mag-asawa. Itong sponsor na ito, never siyang pumalya simula nung nabuntis ako. Nagpapadala siya ng cash sa amin para pambili ko noon ng gatas ko na para sa buntis. And then, ganun din yung aking mga vitamins noong buntis pa ako. Sabi niya, no worries, sabi niya, susuportahan kita, bibigyan kita ng pambili ng gatas kapag nanganak ka na. At kung mabuntis para uli ako, ganun pa rin, hindi siya magbabago, hindi siya papalya, papadalan pa rin daw niya ako ng pambili ng gatas ni baby. So ngayon, kahit nawala man yung anak namin, tuloy-tuloy pa rin yung tulong niya sa amin. So ito nga oh, pinadalan kami ng pera para pambili nito. Ang pinadala ng pera is 2,000. Tapos ang ano lang nito, cost nito lahat-lahat is 1,625. So meron pa kaming tira na parang ano niya, sobra. Pambili ng ulam naman yon. So tuwang-tuwa ako kasi itong sponsor nito napakabait at saka marami na siyang naibigay sa akin na cash na pinapadala. Hindi parang ano ba, parang itinuturing niya itong charity work niya kasi marami siyang tinutulungan na tao sa kanila, sa lugar nila at saka kami dito. Kabilang kami, kumbaga isa kami na mag-asawa sa kanyang mga tinutulungan sa kanyang charity work. So, very thankful ako at saka buong puso akong nagpapasalamat sa kanya sa mga naitulong niya sa amin na hindi niya kami talagang iniwan at saka patuloy pa siyang tumutulong sa iba namang tao na nangingi sa kanya ng tulong. Actually, meron ngang nangingi sa kanya uli ng tulong. Nakakilala ko rin, kaibigan ko rin siya. Pero hindi ko alam na nangingi pala sa kanya ng tulong din. Bali, magkakakilala-kilala kami. Nasa abroad kasi siya. Tapos, wala naman siyang pamilya na binubuhay. Kaya, yun lang. Yung tumutulong siya sa mga nangangailangan talaga ng tulong niya sa kanilang lugar. Halimbawa, yung mga kapuspalad, yung walang-wala sa buhay, yung mga kamag-anakan niya, pamangkin niya. Yun. Nagbibigay siya ng tulong. Sabi ko nga, magtira siya sa kanyang para sa kanyang sarili kasi pag tumanda siya, kailangan din niya yun. Pero sabi niya, oo, nagtitira daw siya para sa kanyang sarili. Halimbawa, magsisave siya within 4 months. Then after siya magsave, yun naman the rest ng 1 month niyang sahod para naman daw yun sa mga charity work niya sa tinutulungan niya para sa amin nga. Hinati-hati niya yun para meron ang lahat. So, sabi niya, basta meron lang daw siya. At halimbawang mabuntis pa raw ako, talagang tuloy-tuloy. Siya daw, wag daw ako mag-alala dahil papadalhan niya ako ng pambili ng gatas ni baby o kung ano pa man yung mga pangangailangan namin. So, very thankful talaga ako sa taong ito. At saka, ang prayers ko para lagi sa kanya na sana humaba pa kanya, ang kanyang buhay at saka malusog siya lagi at safe siya doon kung saan man siya nagtatrabaho. So, ito na nga. Thank you po! Sa tulong ninyo, sa padala ninyo. Maraming maraming salamat. Very, ano ako, ano kami, blessed. Very blessed kaming mag-asawa dahil sa kanya. Yun. Sa dami na niyang pinadala sa amin na financial support. Yun. Kaya yan lang guys ang ma-share kong sa inyo ngayong araw na ito. So, thank you for watching. Please don't forget to hit like and subscribe to my channel. God bless us all. Bye!